Alamin po natin ang lagay ng panahon mula sa ating pag-asa weather forecaster na si Sir Benison Estareja. Good evening po sir, si Christian po ito. Hello po, good evening Sir Christian and din sa ating mga taga-subaybay. Apo, yes sir. Apo. Go ahead, sir. Apo, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Pipito. Sa ngayon ay nasa may West Philippine Sea pa rin na tuling namataan 410 kilometers kanluran ng Ilocos Norte. Wala na po itong direktang epekto sa ating bansa. Ibig sabihin, yung mga paulan po na na-experience natin sa ngayon, mga localized lamang po o yung mga pulu-pulu na lamang na usually nagtatagal ng isa or dalawang oras. At iiral naman ng mainit na panahon sa malaking bahagi pa rin ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, and even parts of Central Luzon. Habang dito sa may norte ay umiiral naman ang northeast wind flow, lalo na sa may Batanes, habang may shear line o yung banggaan ng mainit plus yung malamig na hangin dito sa may parteng Cagayan, lalo na sa may Babuyan Island. So asahan yung mataas na chance doon ng mga pag-ulan. In the coming days, dito pa rin sa may northern Luzon, magko-concentrate yung possible na pagpabalik ng northeast monsoon plus yung shear line sa may silangang parte ng northern Luzon. Kaya ang natitirang bahagi ng bansa, magpapatuloy pa rin ang mainit at maalinsangan na panahon na sinasamahan pa rin ng mga pulupulong ulan. And after nitong si Bagyong Pipito, actually, after nitong mga nagdaang bagyo, wala naman tayong aasahan pa na panibagong bagyong napapasok ng bansa hanggang sa matapos po ang linggong ito. Yehey! Yan muna latest mula dito sa weather forecasting po ng pag-asa. Balik po sa inyo. Sir Benison, yung nabanggit mo lang kanina, pakiulit yung posibleng magdulot pa ng pag-ulan dyan sa may area ng Northern Luzon, yung amihan, pati yung shear line. Gaano kalakas yung bagyong pwedeng idulot nun? Yung nature po ng shear line, ito yung may times po na may malalakas po ng mga paulan. At saka mga thunderstorms. But itong northeast wind flow na possibly maging amihan na bago matapos ang linggong ito ay magkakaroon lamang ng mga mahina hanggang katamtamang ulan tapos low chance po of thunderstorms at mas malamig na temperatura. Opo, pero yung mga ganyang pag-ulan, Sir Benison, pwede pa rin bang magdulot yan ng pagbaha or landslide? Opo, especially dun sa mga areas po na bulubundukin, pero itong mga isla ng Babuyan, yung sa may areas po ng sa may Cagayan River, possible yung mga pagbaha. Opo, tapos bukas or siguro yung for the rest of the week, ano na yung kung may initial forecast na po sa lagay ng panahon dyan sa Central Luzon, pati Catanduanes, kasi ito yung pinaka-nahagupit ni Pipito eh. Mas iiral na po yung fair weather, kumbaga wala nang aasahang malalakas na tuloy-tuloy na ulan, ina-expect natin na magiging maaraw, lalo na sa umaga at tanghali. Yun nga lang po talagang medyo maalinsangan pa rin at we're not expecting na bababa muna yung amihan ng ganun kababa sa Southern Luzon. Opo, tapos si Pipito, saan po ang direction ngayon na papunta? Si Pipito po ay mas magiging mabilis yung paghina po niya. We're expecting na ito'y tatawid sa timog na mga karagatan po ng China hanggang sa makarating po dito sa may Hainan province. Tapos doon na lamang siya posibleng maging low pressure area. Okay po. Sir Benison, maraming salamat po at ingat po kayo dyan sa salamat pag-asa. Po. Mabuhay po kayo. Yan po si Sir Benison Estareja, ang ating pag-asa weather forecaster. Huwag pahuli sa Balita Talakayan. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.